Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Very formal. So, ayun po. So, gagawa ko ng video para sagutin yung mga katanungan dito sa video na ginawa ko about PhilHealth. At disclaimer po, hindi po ako empleyado po ng PhilHealth. Ako po ay empleyado ng isang maternity clinic ng private line nito. So, yung mga nagtatanong po dito ay medyo similar, medyo pare-pareho rin naman ang mga tanong. At halos lahat ng mga nagtatanong dito sa akin, ang kaya ko lang sagutin ay yung panganganak lang. Hindi ko po saklaw ang about sa senior citizen kasi iba po iyon. Medyo malawak po kasi ang covered or masyadong malawak po, broad ang PhilHealth. So, yun lang pong parte namin, like sa panganganak, yun lang po yung kaya kong bigyan ng kasagutan sa inyong mga katanungan. Ayan. So, may nagtanong po sa akin dito at gusto ko lang pong i-emphasize sa inyo na ang PhilHealth po ay hindi po libre. Joke lang. Hindi po. Kasi may nagtanong kasi dito sa akin kung magkano ba daw talaga, kung may bayad daw ang pagkuha ng PhilHealth. Depende po iyan. Katulad po ng gusto mong kuhanin na PhilHealth, indigent po, sponsored, ano yan, sa mga lifetime, ganyan. Wala pong bayad dyan. Nising ko, wala kang ilalabas na pera dyan. Unlike po, sa mga kukuha pa lang ng PhilHealth para sa kanilang pag-a-apply ng trabaho, or kaya isa sa mga requirements nila sa kanilang trabaho, syempre dahil benefit, magbabayad po talaga ka dyan. Isang buwan. Isang buwan po. So, magkano ba talaga ang bayad po sa PhilHealth? May nagtanong kasi din dito, magkano daw? Depende po yan sa year. Katulad po nung last year, may nag-ano pa dito sa akin eh, nag-comment, bakit daw nung 2019 or last year daw, 2.8 lang daw yung binayaran nila, bakit daw 3.6? Katulad po ng sinasabi ko, depende po yan sa year. Noong last year, tayo po ay nasa 2% lang. Kaya 200 monthly. Pero noong 2019, nang from October to December, nagbago po. Naging 2.75. Maswerte yung mga nagbayad ng whole year kasi 2.8 lang yung binayaran nila. At hindi nila naabutan yung pagtaas noong October na 275 monthly. Ngayon 2020 po, tayo ay 3%. So, meaning 300 po tayo monthly para po ito sa mga self-earning or individual payee. Ang monthly po natin, ang yearly po natin, or sabi natin year, whole year po natin is 3.6. From 2.8 na 1 year for 2019, ngayon, kung ibubuin mo siya, 3.6 na siya. Next year, tataas po ulit yan. Magiging 3.5% na po tayo. Meaning, 350 monthly ang atin na pong monthly contribution kung ikaw ay self-earning or individual payee. So, 2022 po ay 4% na po. Ganun po siya. Pataas po siya ng pataas ng pataas. So, ngayon, may nagtanong din dito, unfair daw, kasi matagal na, siguro 4 months ago na siya nag-comment dito sa aking video. Napaka-unfair daw ng PhilHealth kasi matagal siya nag-work. Years siguro. Years siya nagtrabaho and then, na-stop siya ng pagtatrabaho. So, na-stop din yung kanyang paghulo. So, ngayong taon na to, kakailanganin niya ito siguro dahil buntis. Ayun, tinanong niya sa akin,
bakit daw kailangan pa ba daw niya magbayad? Opo, ganun po talaga ang sistema po ng PhilHealth. Mapatigil ka at kakailanganin mo, magbabayad ka pa rin. Ganun po yun. Hindi po to katulad ng SSS na naiipon yung bayad, yung hulog natin, naiipon, and then pwede natin magamit in the future, katulad ng, di ba po, ng maternity benefit, di ba? Yun, pwede yun. Katulad din ng pag-ibig, naiipon din, kaya pwede kang mag-loan. Sa PhilHealth, hindi. Hindi ka pwedeng mag-loan. Once na napatigil ka sa pagbabayad, hindi ka eligible na gumamit ng PhilHealth. Unless, kung ikaw ay indigent, pwede mo siyang, kahit hindi mo siya nare-renew, sorry, kung hindi mo siya, kahit hindi mo siya nare-renew yearly, ay pwede mo siyang gamitin anytime kasi andyan lang ang munisipyo, hindi nagsasara ang munisipyo at ang barangay. Pwede mo siyang ipa-active or i-renew. Katulad po nito. Indigent. Katulad nito. So, ito po, kung nakikita nyo ay, sana nakikita nyo, ito ay January 2020 to December 2020. So, ganun lang po siya. Yun yung advantage ng mga under government or indigency, sponsored, ano pa ba? Poor peace, ayan. So, kahit hindi nyo siya nagamit ng isang taon, hindi nyo siya napa-active. At kapag kinailangan nyo siya, pwedeng-pwede nyo siyang ipa-active ulit. Dahil andyan ang mga barangay officials or mga government. Ganun po siya. Meron din ditong nagtanong regarding sa pagpapa-dependent. Ayun. So, sorry ha. Yung tanong dito, siguro, hindi ko mabilang sa daliri kong ito, about sa, meron silang live-in partner, manganganak na, so si kuya, no, si kuya, yung kanyang live-in partner, manganganak na. So, walang PhilHealth si ate. So, pwede daw bang independent niya yung kanyang live-in partner? Ang sagot, hindi po. Kasi, pag ikaw ay nagpa-dependent, hahanapin pa rin ni PhilHealth ang marriage contract na. Isa yan sa mga requirements. Kahit nga po ikaw ay mag-ano, di ba, magre-registered pa lang sa PhilHealth, kailangan na dyan ang birth certificate ng member. So, ganun din po ang pag magde-dependent. Kailangan po talaga na proof na kayo talaga ay legal na husband and wife. Tapos, ito yung common na question lagi sa akin. Ayan, katulad dito. 1 month ago, sabi niya, "Hi mom, nakapaghulog ako ng buong year 2019. Then this 2020, hanggang January to March lang, nahulugan ko. Tanong ko lang, if magagamit ko ba ang PhilHealth ko ngayong due date ko nasa AUKUS?" Magagamit niyo po yun, ma'am, kung, sinasabi ko nga po, updated po dapat ang inyong hulog. So, sa mga dati pa pong nagtanong, kahit sa page ko, sa Facebook ko po pala, sorry, wala akong page. Kung ikaw ay individual, kung ikaw ay private, and then, diba, nagkaroon po ng forced leave, gawa na po ng pandemic. So, from 3 months or 4 months na ikaw ay hindi nag-work, at ikaw ay manganganak ng year din na ito, obligado pa rin po kayo na ituloy ang hulog nyo para magamit nyo po si PhilHealth sa inyong panganganak. Ganun po yun. Once na ikaw po ay gagamit ng PhilHealth, make sure po na walang butas or updated po ang hulog mo para wala kang doubt
or wala kang pangamba, baka hindi ka ma-qualified or hindi mo magamit si Kindle. Ganun po yun. Kailangan po ay updated ang inyong hulog para walang problema. Ganun po yun. May nagtanong din sa akin. Actually, natulungan ko siya ng time na yon. At pasalamat siya at wala akong ginagawa. So, tinanong niya sa akin about yung sa CSF. Kasi sa kanyang panganganak ay sila pala yung mag-aasikaso. Although, kasi hindi ko alam, siguro government. Ang government, ang alam ko, sila din yung nag-aasikaso din ng CSF nila eh. Kasi dito din, kami din nag-aasikaso ng PMRF at saka ng CSF. So, yun. So, tinatanong niya kung saan ba daw talaga makakakuha ng ganitong form. Ganitong form. Excuse me. So, ito po, makukuha po ito sa www.philhealth.gov.ph. Sa may right side, may makikita kayong tab doon ng download. Click nyo po yun, and then makikita nyo lahat ng form na ginagamit sa PhilHealth. Hanapin nyo po doon yung Claim Signature Form, or CSF. Ito po yun. Download nyo po. Actually, dalawa lang naman ang kailangan nito. Sa'yo at kay Biggie. Tapos, kung gusto nilang pa-fill upan, edi fill upan mo na lang din. No, pero sa amin kasi, kapag kami nangingi, especially kapag employed, at available naman yung CSF nilang ganito, hindi namin to pinapa-fill upan sa kanila. Pinapapirmahan lang namin. Kasi nga, nagkakamali sila ng fill up. Ang pangit naman kung puro erasure siya. So, ganun po. Ito yun. Ito ay ginagamit namin para kami ay mabayaran ni PhilHealth sa inyong panganganak. Ganun po yun. And then, okay na po tayo. Nasagot ko na ang magkano ang hulog, paano magbayad, paano maka-avail sa PhilHealth sa inyong panganganak, ano yung CSF, ano pa bang natanong ko pa? Dependent, about sa dependent, at ayun. May nagtanong din dito kung nasa na ba yun? About sa online, ayun. So, sorry to say, hindi pa namin nasusubukan mag-online registration kasi ang alam ko ay hindi yata okay pa yung kanilang online registration. Mas maganda talaga kung pupunta ka mismo kay PhilHealth Office. Para sa lahat ng mga katanungan mo din, masasagot din nila. At para sa mga mag-a-apply po, especially ito, nitong siguro 1 week ago na, nagtanong kasi siya sa akin na yung partner niya ay buntis. So, hindi pa siya nakakuha ng, ngayon pa lang yata mag-a-apply ng PhilHealth. Sa panahon po natin ngayon, especially dito sa amin po, sa may Tanawan PhilHealth po, hindi pinapapasok ang mga buntis. Paano kaya yun? Ganito na lang, ganito po yun. Advice ko lang po siguro, at siguro papayagan din naman silang makapag-register para magkaroon ng PhilHealth, is gumawa po kayo ng authorization letter. Ganun po yun. Siguro mas maganda po kung live-in partner, ayun, ID ni kuya, ID mo, at syempre walang ID pa, no? Especially birth certificate, huwag kakalimutan para yun sa mga first time na kukuha ng PhilHealth number. Ultrasound, just in case nahanapan kayo. Authorization, no? Nasabi ko na. Authorization letter, pwede pong Tagalog. Sabihin nyo lang po kung ano doon, pangalan ni kuya, yung mag-aasikaso, info mo, ganyan, lahat-lahat. And then, tip lang, since malapit na po tayong matapos, matatapos na agad tayo, wala nangyayari sa 2020.
So tayo po ngayon ay mag-uubos na. Kung ikaw ay manganak ng September, mas prepared ko sa iyo na bayaran mo na for the whole year para wala kang intindihin. And after mo manganak, syempre naman, huwag mo nang kalimutan na i-update ang hulog mo. Hindi kung kailan mo lang gagamitin, saka mo lang siya i-update. Ganun po siya. So, ayun lang. Ayun o, katulad dito. 2 months ago to o. Hindi ko pala siya na-replyan. Pwede ko bang gamitin yung PhilHealth ko sa asawa ko kasi mga nganak na siya. Eh, di po kami kasal. Hindi nga eh. Ayun din. Ganun din siya. Yung paano yung living partner ko. Ganun din siya. Halos lahat naman ng question dito ay pare-pareho lang. At about po yung sa senior, pasayin siya po, hindi ko po kasi saklaw kung ano yung about, kung ano yung rules doon. And speaking of rules, o nga po pala, wala na po tayong 9 over 12 rules. Meaning, siyam na buwan, dapat ay may hulog para magamit. Wala na po yun. Wala na rin po tayong what GB or a woman to give birth, kung kailan ka anak saka ka magbabayad, hindi, wala na rin po ganun. Ang kailangan lang po natin talaga is updated ang hulog mo para magamit mo anytime, anywhere, syempre kung saan kang facility, magagamit ang iyong PhilHealth. Ganun po siya. Ayun. So, that's it. Yun lang po. At sana po ay natulungan ko kayo. Medyo malat pa ako kasi inuubo-ubo ako ngayon. Naulanan lalo. Baka meron pa ako na minis. Ayun, isa din dito. Paano daw mag-deactivate ng PhilHealth? Madali lang naman po ang magpa-deactivate. Kung meron kang PhilHealth ID, tapos, kung ikaw mismo personal ang magpapa-deactivate, pupunta ka lang kay PhilHealth office para sabihin na ipapa-deactivate mo yung PhilHealth mo. Siyempre, kailangan mo din ng handa ka rin ng reason bakit mo ipapa-deactivate. Pero kung ito naman ay ipapautos mo sa iba, authorization letter din, and then kasama yung ID mo, PhilHealth ID. Huwag kang magtataka kung bakit hindi nababalik sa'yo ang PhilHealth ID mo, ha? Kasi kukuhanin nila yon talaga. So, yun lang. Yun lang, tama na ba? Ayun, halos lahat ganito. Hi, ma'am. Good AM. Employed po ako. Pwede ko ba magamit ang PhilHealth ko kung last hulog ng company namin ay January to February? 1 month ago. Okay. Katulad nga po ng sinabi ko, katulad nyo, di ba may forced leave na tinatawag po dahil nag-pandemic, ang daming mga nag-shutdown na company. Kung alam mong gagamitin mo siya this year at ikaw ay naka-temporary leave, so hindi naghuhulog ang mga company nyo, from employed, mag-voluntary po kayo talaga. Ganun po talaga siya. Hindi mo pwedeng i-reason na pandemic po kasi, kaya kasi ikaw ang gagamit yun eh.